Magandang araw! Ako nga pala si Kinong Jared M. Formillas at ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang gamit ng bantas. Narito ang mga bahagi ng bantas. Tandaan na ang mga simbolo na ito ay nagpapakita ng kayarian at kayusan ng nakasulat na wika. Nang sa ganon, mas maging malinaw ang kahulugan ng mga pangungusap. Ngunit ngayong araw na ito, ang pag-aaralan lamang natin ay ang tatlong gamit ng bantas. Ito ay ang totoldok, panipi, at gitling. Una, ang totoldok. Ang totoldok ay naghahanap ng isang listahan o isang pagsipi. Ito'y nangangailangan ng panandali ang pagtigil, subalit hindi nagpababa ng tuno. Ipinakilala ng totoldok o colon ang listahan ng mga parirala o pangungusap. Halimbawa, marami akong kailangang baguhin sa aking sarili. Totoldok, estilo ng pananamit, estilo ng buhok, at estilo ng pamumuhay. Sa pagsipi, ginagamit din ang totoldok bago ang pagsipi ng mga pahayag o upang ipakilala ang mga pahayag. Halimbawa, sa mga kataga ni Aling Sipa, nagtatapos ang dula, totoldok. My parents reigned my life. Your will not be reigned. I shall not let your father do it. O, sinira ng aking mga ama ang aking buhay. Ang sa iyo'y hindi. Hindi ko haya ang gawin iyo ng iyong ama. Maaari din ang ganitong pagsipi gamit ang totoldok. Halimbawa, kabaliktaran nito ang teksto ni Abreu tungkol sa buhay ni Santa Rita ay waring umiiwas sa pagbanggit ng pagbubog. Totoldok, sa loob ng 18 taong pagsasama nila ay hapis at talita ang tiniis niya sa kanyang asawa. Subalit, sa kanyang walang humpay na dalangin at pagpapakasakit ay nagbalik loob din ang kalalaki bago ito napatay ng mga kaaway. Sa paglilista. Sa paglilista, kadalasang sinusundan ng totoldok ang mga salitang halimbawa at gaya ng sumusunod. Maraming maaaring may panregalo ngayong Pasko sa kakasiya sa budget. Halimbawa, totoldok. Una, mga panyong 20 peso ang presyo. Pangalawa, wallet. Pangatlo, libro sa yuga. Sa oras at sa kabanata ng Biblia. Ginagamit ang totoldok sa pagsulat ng oras at ng kabanata sa Biblia. Halimbawa sa pagsulat ng oras. Narito ang mga halimbawa. Alas 7:30 ng umaga. Alas 5 ng hapon. Alas 8:15 ng gabi. Narito naman ang mga halimbawa ng kabanata sa Biblia. Juan Kapitulo 3, Versikulo 16. Kawikaan Kapitulo 7, Versikulo 18. Sa Sanggunian. Sa pagsusulat ng sanggunian, ginagamit din ang totoldok sa pagitan ng tuok na pinaglathalaan at ng pangalan na naglathala ng aklat. Halimbawa, Almario Virgelio S., Filipino ng mga Filipino, Lungsod Pasig, Totoldok, Anvil, 2009. Narito pa ang mga iba pang mga halimbawa. Gamit din ang totoldok o panghihiwalay ang bilang ng tomo sa bilang ng pahina sa isang entry sa sanggunian. Halimbawa, Philippine Journal of Linguistics 315-33, Pandiwa 1-21-25. Sa ori ng sanggunian na nasa loob ng teksto, ginagamit din ang totoldok o panghihiwalay ang taon sa pahina ng aklat o sa sanggunian. Halimbawa, ang tagpo ay mula sa sali ni Virgelio S. Almario, 1998, totoldok 253-254, sa No Limit ang Hiri ni Jose Rizal,
sa mga bahagi ng liham. Sa korespondensya, ginagamitan ng total doc ang bating panimula, paglalakip, tawag pansin, paksa at notasyon ng binibigyang CP sa mga opisyal o formal na liham. Halimbawa, narito ang mga halimbawa. May mga pagkakataong ang inutosang maghanda ng liham ay iniutos din sa isa pang tao sa pag-iingkod. Parehong malaking titik ang initials ng mga nag-uutos samantalang maliit ang para sa mga nag-iingkod. Kapag ganito ang naganap, ang naunang halimbawa ay magiging VSA Total Doc, RTE Total Doc, kung saan yung dalawa ay yung mga malalaki. WHM, yung nag-encode, at 0108-2014, yung pitsang na-encode. Script. Karaniwang ginagamit sa pagsulat ng script sa dulang patanghalaan, pambroadcast at pampelikula ang tutuldok pagkatapos ng pangalan ng tauhan na nagsasalita. Halimbawa, Meningue, tutuldok, ang kulasisi bagang bigay mo, Tomeng, tutuldok, at alin pa kundi ito. Meningue, tutuldok, di kulasisit kuwago o sabukat ang tingin mo. Na gamit ng panipi. Pangunahing espesyal na gamit ng panipi ay ang pagbibigay ng diin sa isang salita o parirala. Narito ang halimbawa. Himig na mapang-uyam. Maaaring ihudyat ng panipi ang nag-iibang himig, lalo na ang himig na mapang-uyam gamit ang isang salita. Halimbawa, tingnan natin ang halimbawa. Isahang panipi. Ito ay isang ori ng panipi o tinatawag na single quotation mark. Magkasunod na isahan at dalawahan. Sa pagkakataong magkasunod ang isahan panipi at dalawang panipi, hindi naglalagay ng espasyo o patlang sa pagitan ng mga ito. Halimbawa, narito ang halimbawa. Tingnan natin. Kapag may ikatlong sipi. Kapag may ikatlong sipi. Sa pagkakataong may ikatlong sipi sa loob ng isang pahayag, ibig sabihin, ang sinipi sa loob ng isang sipi ay may sinisipi din. Muling ginagamitan ng ikatlong sipi ng dalawang panipi. Narito ang halimbawa. Dumako naman tayo sa ikatlong gamit ng bantas. Ito ay ang gitling o tinatawag sa English, high pin. Ang gitling ay tanda upang paghiwalayin ang mga inuulit na salita o mga inuulit na pantig na salita. Ginagamit din ito upang ihiwalay sa panlapi ang mga hiram na salitang nasa orihinal na baybay at mga pangalang pantangi. Halimbawa, ano-ano? Ito ay ginagamitan ng gitling sa mga salitang inuulit. Ano? Ano? Kung mahigit dalawang pantig ang salita, ang unang dalawang pantig lamang ang inuulit. Halimbawa, pali-palito, suntok-suntukin, balo-baloktot, pali-palito. Unang dalawang pantig lamang, pali. Ang palito ay wala na. Ngunit, kung may unlapi, isinasama ito sa unang bahaging inuulit. Halimbawa, pabalik-balik, nagkawasak-wasak, pagbali-baliktarin.
sa isahang pantig na tunog. Gayunman, ginagamit ang gitling sa onomatopikong pagsulat sa mga isahang pantig na tunog gaya sa susunod. Tik-tak, tik, gitling-tak. Sa paghiwalay ng katinig at patinig, ginagamit ang gitling upang paghiwalayin ang pantig na nagtatapos sa katinig at ang sumusunod na pantig na nagsisimula sa patinig. Halimbawa, tingnan ng maigi. Pag-asa. Pag. G. Gitling. A. Asa. A. G. Katinig. A. Patinig. Ngunit, ginagamitan ng gitling ang salita kahit nagtatapos sa patinig ang unang pantig kapag pangalang pantangi ang kasunod. Halimbawa, pa-mandaloyong, pa-gitling mandaloyong, ngunit pahilaga. At kapag salitang banyaga at nasa orihinal na baybay ang kasunod, pa-gitling cute, ngunit pa-cute. Pa-p-a-k-y-o-u-t. Sa pinabigat na pantig, ginagamit din ang gitling upang bigyan ng higit o diin ang kakaibang bigkas na naunang pantig, gaya sa matandang gabi na kasingkalugan lamang ng makabagong gabi. Sa bagong tambalan, ginagamit din ang gitling sa mga bagong tambalang salita, gaya sa sumusunod. Lipatbahay, bigyang buhay, bagong salita, pusong marter, amoy pawis. Sa pagsulat na oras, ginagamit ang gitling upang ihiwalay ang numero sa oras at pitsang may ika, gayon din sa pagbilang ng oras, numero man o binaybay, na ikinakabit sa alas gaya sa sumusunod. Ika-otso ng umaga, ngunit ika-walo ng umaga. Ika-noybi ng Marso, ngunit ika-siyam ng Marso. Tandaan, laging binaybaybay ang oras na ala una, hindi alas una. Sa kasunod ng D-E, ginagamitan din ng gitling sa salitang may unlapping D mula sa Espanyol na nangahulugang sa pamamagitan ng o ginagawa o ginagamit sa paraang. Halimbawa, di color, di mano, di kahon, di bola, di lata, di bote. At marami pang iba. Sa kasunod ng D-I, hindi D-E, ginagamitan ng gitling ang salitang pinangunahan ng D o pinaikling hindi at nagkakaroon ng kahulugang idiomatiko. Tila kasabihan, malimit na kasalungat na orihinal nito at malimit may magpabiro o mapag-uyam na himig. Halimbawa, di kagandahan, pinaikling salita sa hindi kagandahan. Sa apelyedo, ginagamitan ng gitling ang mga apelyedo ng babaeng nag-asawa o pangipakita ang orihinal na apelyedo noong dalaga pa. Kung mapapansin nyo sa inyong mga magulang o mga magulang na nag-asawa, nagpakasal, na para mas maintindihan nyo, narito ang halimbawa. Pagsaklaw ng panahon, ginagamitan ng gatlang N o N-dash ang panahong sakop o saklaw ng dalawang pitsa. Halimbawa, 18:82 hanggang 19:03, panahon ng patinding nasyonalismo. Yun lamang at sana may naintindihan kayo. Muli ako si Ginoong Jared M. Formelis ng BSED Filipino 1B.